Go! Ito, mga tropa, ito na. Ayan ulit tayong bagong paggagawin. Ito yung nakaraang sinabi ko na inventory system natin. So, i-demonstrate ko lang sa Manila paper, tapos i-gagawin na natin yung application set ko para mas nalilang ano yung paintindihan kung ano yung idea niya. No? So, ang challenge is, mayari marami ka ng produkto, tapos gusto mo na yung produkto, o kaya yung mga inventaryo mo. Mayari, naka-stack mo yun sa stock room. Tapos, paano malalaman kung nauubos na yung mga supplies mo, so, kailangan mo bumili. Kailan ka ba dapat bumili? Bilis na isa mo na naman. Kunyari, bumili ka na 10, nakuha mo na yung 8. Kaya nakuha mo na yung 5, so 5 na lang yun nandun. So ngayon, maglalagay tayo ng parang reorder point niya na kung saan. Kunyari, sa po yung binili mo, nakuha mo na yung 5, so okay pa yung health nung inventory mo. Kung maging dalawa siya, nasa time, bumili ka na ng panibagong supplies. So sabihin sa'yo ng application na, oh, kailangan mo lang bumili ng supplies kasi dalawa na lang yung natitira mo sa inventory mo. Madali kasi kung anihin yung ano, inventory mo, kung konti lang na ako, 3-5. Pero kung marami na talaga, ang hirap i-manage. So ang gawa tayo ng isang malupit na application sa cellphone na kung saan, kahit nasan ka, magagamit mo sa kamay, kita ko mo, monitor mo, ito mo yung inventory mo. Okay ba yun? Felix? Okay. So, recess lang na Erix. Kaya siya nandyan para nakahawak ko kasi niya, recess niya lang sa online class. Go! Sino na? Game. Go, clear. Ito. Oh, let's say for example, item. Sabihin ng system is buy. Over naman ng dalawa yung stock
price ng hotdog, 50 pesos. Yung actual price niya, kapag magkano ang binili. Pwede naman lagyan dito ng ano, na cost na lang. Cost, tapos price na lang. So, pwede lagyan mo lang kanya. So, yung cost, kung magkano yung kapital, itong price, kung magkano na yung benta. Yan na lang. Ano ba yun? Cost na lang para makita mo magkano na yung magkano na yung value ng mga inventory. Pwede mo rin nagyan ng cost yan. Ha? So, ang magiging na kanya at pamahal is isang nakakita. So, lalagyan mo ng cost. So, kung kanya rin, let's say for example, 50 yan. 10 times 50. Lalagyan mo rin ng top dyan. So, price niyan. Price niyan, may challenge nyo, pwede nyo sabihin sa akin, tapos gagawin natin isang follow-up na format dyan. So, gagawin muna yun. Para maging simple yung ano, format, ito na. Ito na rin, tama ako yan, Alex. Yung reorientary. Ano yun na? Item. Ito ka sa camera para makita ng televiewers natin. Ayan. Next. Stop. Stop. Next. Punta ka lang sa mail, Gmail mo, pinutin mo lang itong pinutin mo lang yan, yung apat na ay yung siyam na dots na yan. Punta ka sa sheet, gawin na natin itong application natin dito sa computer o kaya sa laptop. So, kailangan mo lang sa Google Sheet. Sa may email ka, nakakasend sa Google Sheet. Para lahat ng mga sinisave mo, pupunta sa Google Drive mo. Para cloud-based. So, hintayin natin mag-load ng Google Sheet natin. Send nyo tayo. Tulad nung dinemo ko kanina, pagyan lang natin yung mga yun. So, lagyan tayo ng image, lagyan tayo ng item, lagyan tayo ng stock, actual number of stock, then reorder point. Order point. So, ito yung critical point natin kung kailangan ng mag-buy o hindi tayo health tapos ano kanina bagal eh cost and price, yung cost niya, yung cost ng bawat item, then ito yung actual price nung lahat ng stocks mo per item. So yan na, yun yung dinemo ko kanina, gitna lang natin. Okay na, so yun yung gagawin mong format, may image, may item, may stock, may reorder point, may health, may cost, may price. So, itong cost, gagawin lang natin
yung format niya is nakapera. Punta ka sa format. Then number. Then gawin natin currency. Gawin natin currency yung mga ano dyan. More, since dollar sign na yun nandiyan, hanapin natin yung peso sign. PHP. Peso. Peso. Letter P. Yun, Philippine peso. Apply natin. So, lahat ng mga figure na ito magiging peso. So yan, lalagyan na natin ito ng ano ng formula na kung saan let's say for example ang reorder point mo is 2 ito lalagyan mo natin ng ano ng formula. So let's say for example ang stock mo is 3, tatlo ang stock mo sa item na to. Ang cost ng kada stock is 50. Ayan, 50 cost. Ayan, peso. So pagka-timesin mo lang itong dalawa na to para malaman mo yung price. Ito. Diba? Lagyan na rin ng ano to. Total price. Price. Tagdahan ko lang isa. So, ang sense ng total price, i-adapt na lahat ng sell na to, lahat ng presyo dito. So, lagyan natin yung mga kabuuan. Kabuuan ng kung magkano lahat talaga ng lahat na nasa stock mo. So, ito, kung ano yung actual stock mo. Reorder point, kung saan yung critical. Let's say, for example, dalawa o tatlo. Sasabihin ng health or kung kailangan na mag-buy o good pa yung health ng certain stock na yun. Ito, kung magkano yung kada stock. So, dapat mag-multiply itong 3 to 150. So, lagyan mo ng formula yan. Equals ng neto. So, equal. Click mo lang to. Tapos, lagyan mo ng times. Multiply by this. 50. Click mo lang to. Yan. Pag multiply natin yung dalawa na yan, para lumabas to. Pag in-enter mo yan, ayun, automatic na siya mag 150 na. Ha? Ito, lalagyan na ito ng ano. Ito na yung sinasabi ko. So, kapag ang value na ito, naging 2 or 1 or 0, sabihin niya dito, sabihin niya itong cell na to is buy or if. So, alagyan mo dyan, if equals if open parenthesis yan equals if tapos open parenthesis like i-click mo to. So sabihin yan kung itong value nito is equal or less than this cell yan natin dyan na equal sabi less than equal. So, ang
kung ang number daw dito is less than or equal dito, ang sasabihin niya ito is buy or hold. Ano mo ng kama, lagyan mo ng word na buy. Ang tama. Kapag hindi niya naatin yung ano na yon, kung more than sa 2, 3, beyond, ang sabihin niya, good. Kahit ano to, kahit anong word, kung ano yung mas bagay sa inyo. Tapos i-close niya na yung parenthesis. Yan, tulad niya, good. Highlight niya to. Equals if, open parenthesis, C2 less than or equal to the number of D2, it will say buy or good. Yan. So, gitna natin yan. Try natin dito ah. Kung 1 yan, tignan mo. Buy. Diba? Pagka iba natin yun, yung 1, 10 times sa 50, naging 50. Diba? So, dito, lagyan na naman dito, equals ng sum ng G2. So, ang ginawa ko doon, lahat nung sum na itong nung cell na to, kakapture niya. So, every time na meron kang mag-i-add, i-sum niya lahat to para makuha mo yung price. Yung price nung lahat nung stock mo. So, ito, lahat nung, yun naman natin, deformat ulit natin yung dapat nakapera siya. So, punta ka sa format ulit. The number, then Philippine peso. Ayan. Tapos i-drag down mo na lang. Pababa. Nakamarami ka na. So, kunyari. Ayan, okay na yan. So, okay na yung format natin. Simple-simple lang yung ano. Madaling maintindihan. Kahit simpleng tao ka lang. So, ganyan lang kasimple. So, gagawin na natin siyang application. So, pupunta ka sa tools. Kaya ito lang pangalan mo na itong ano natin. Malupet. Ah, inventory na lang. Inventory. Version 4. Marami nga sa inventory. Inventory version 4. Okay, game. Gawin natin siyang application sa cellphone na ngayon. Punta ka sa tools, then app sheet, create. Okay, ito na yung interface nung ano natin, parang ginawa natin sa balance sheet ko nung una. Yung una kong video tungkol din sa balance sheet natin. So, yan. Ito na mga itsura niya sa cellphone mo. Itong part na ito. Wala pa kasi nga niyan eh. Image. Napagandahin pa natin. So, yan. Yan ang itsura. 1. Yung order point. Pwede mong ibahin kung ano. Edit ka lang dito. Yan ang mga interface nung ano mo. Add minus ka lang dyan. Kanyara, ang stock mo 4. Save ka lang. Refresh. Good na. Reorder point. Kitang-kita. Boom. Cost 50. 4 times 50. Ito yung 200. Diba? Cost 50. 200. Price.
So let's say for example, gawa tayo ng ano ba, ano bang image yung pwede natin i-direct? Disposable filter na lang. Okay, yari ito. Save mo lang yung ano yan. Save. Ayan mo, plate. Punta kayo mo sa desktop para madali nga natin. So, yan na. Kuha tayo sa image natin. Diba? Pwede mo na i-add yung image mo dyan para mas maganda na yung application natin. So, desktop. Saan yung plate? Ito, plate. Okay. Punta ko yan. Yung pangalan ng item natin, plate. Okay, save na natin. Okay, itong gato nga na ito may itura nung sa ano mo, sa cellphone mo. Oops, ayun na, may picture na yung ano natin. Ganda mo dyan, oh. Good. So may app, yung plate daw, may apat pa, tapos good standing pa siya. Na, add pa tayo na isa na ano. Ay, hanap mo na ako ng ano. Spoon naman. Disposable spoon naman ang nalagay natin. Spoon. Yes. Ito para makulay. Save image. Save image ulit tayo. Spoon naman. Same thing, desktop. Tapos save. Okay, one save. Punta ka dito. Then image, add image. Yung saan natin. Natin lang si spoon. Then open. Para save spoon. Wala tayo spoon. Spoon. So, kunyari, ang ano natin is, ang reorder point nito is 10. Current stock is 9. Okay. Yung cost ng spoon for every spoon is 10 maybe. And let's see kung mag-generate yung ano natin. Uy. Bakit yung price tumalas? So hindi siya nag-automate dito, yung 9 times 10 should be 90, so wala pa yatang, hindi pa nalagyan. Ah, hindi ko pa nalagyan pa lang ano. Hindi ko pa nalagyan na ang formula, which is dapat. Yun. 9 times 10. So, ganyan natin format na ng preso lahat. Dragdown mo lang. Oop, mali. Highlightan mo pa ba? Format. Number preso. Format. Number preso. So para mo yung para yung formula nito ma-copy niya dito, i-drag down mo lang. Kuha mo yung box niya, i-drag down mo po ba. Para mag-auto generate siya. Drag down mo lang lahat siya. E
ayun na, yung total price natin na gano'n. So, itong inventory, i-refresh mo lang ito. Mag-auto-send na yan. Ayan na. Kakatan na tayo ng... So, yung spoon natin kalagay lang. 9 yung stock. Reorder code is 10. So, dapat ang sabihin niya is... Saan yung help natin? I-drag mo rin pala pababa ito. Hanggang sa baba. See, 8, 2, good, yan. Kumakapit na. Yan, so kumakapit na yan natin. Ibaba mo lahat ng formula na ginawa natin sa taas. I-drag down mo lang po ba lahat yan para mag-auto-generate siya. Let's see. Sa application natin. Okay, ito na, may buy na siya. Cost natin, kung may sum ka kada isa 10 90 ka eh isa pa ang value nito 90 pesos yung unang ano natin ang value nito is 200 so 200 plus 90 is 290, so alam mo lagi yung price ng lahat ng stock mo and good bye ano yung buy dito. Ayan, i-tweak lang natin yung i-tweak lang natin ng konti yung pinaka-interface niya para mas makaiga-igaya. So, ayan, punta ka sa UX. So, para makapunta ka dito sa part na to. Ayan lang. Pag kinerate mo yung so, punta lang sa UX para makita, maiba mo yung itsura ng application natin. So, yan. From UX, punta ka dito sa brand. It's either light or black. Pagawin natin black. Primary color will be blue. App logo, pwede ka rin maglagay ng logo mo. Pwede rin custom yan. Custom mo dyan. Kahit yung personal na logo mo, pwede maglagay. Kasi may custom dyan. Ayun, custom. Pero ako ngayon, hindi na ako ito rocket ship. Then, launch image. Blue na rin. Background. Save mo na natin yan. Kung ano mga itura. Loading. O, yun na. Iba na ito lang ng... Okay. Plate. Disposable. Spoon. Nandiyan na rin. Tick pa tayo ng konti. Yan. Nalabas yung pangalan ng pinaka-file. Show logo header. Tapos gawin natin. Save mo lang yung mga inilog. So yung naging header niya, may rocket ship na. Itong header na to. Ayun yung header na yung napunta. Tapos yung pangalan nila yung inventory version ko. Kaya na ko din. Kung ano pangalan ng file na yun. Okay. So, tignan natin yan. Ito na tayo sa video. So, UX ulit, tapos view. I-quit pa natin ng konti yung ano. So, sa table tayo sa iyo. So, kamas mo na ba itong ito. Gawin natin siyang deck. Then, thank you.
puso to. Puso. So ito, main image. The image column display for is no. So, kaya itong image to para una pa lang image na. Pinaka primary header natin si item name na lang. So, ang una image, then yung number ay yung item name. Secondary header at siguro goodbye. So, itong summary, naging good siya. Itong header, kulang yung stock mo. So, yan. Una, yung image. Pangalawa, para pagka-open mo ng cellphone mo, yun yung nakikita mo. Nakikita mo yung image, nakikita mo yung number ng iyong name ng item, then yung stock, number of stock, secondary, yung dito na UX views, let's scroll down mo ng konti, may kita mo yung grupo na yun, kung anong gusto mo makita dun sa pinaka homepage niya. So stock, yung number of stock, then yung summary column, magiging natin good or buy na lang, tapos i-regroup na natin. Group by the so, i-group mo na lang siya kung nasan din mo na para nasa taas yung mga dapat mo. Yan. So, pag-iwalayin mo yung dalawang mga item. So, unang grupo, group by, health, lahat ng by, dapat nasa taas siya. Yung mga good, yun sa baba. Ito yung mga inag-client namin kasi dun sa sa'yo dumami na para may space din para dun sa mga bagay. Ito yung good mo. So every time na meron kang tuwa na highlight ko ano yung mga dapat mong bilhin na dun sa taas. So, for example, yung 9, nakabay ka na, edit mo lang dito. Edit. O, makabili ka na ng 20 siguro. So, 29 na dapat siya. 29. Then, save. Kasi ito na lang pala yung pinahal. Ayun na. Wala na siya. Pindi ko lang ito. So, nasa baba na yun. Naging buy na siya. Ay, naging good na siya. Basta lang dumami ito kasi yung ginawa ko itong pinahaba ko itong mga ito. Pwede namang hindi mo yun. Yan.
na tayo doon. Pero bas, importante alam yun yung pinaka-idea niya kung paano gawin. So, ano yung dalawang item? Nasa good na kasi siya. Ayun. May napunta yung spoon. Kasi nga, nai-up niya dun sa pre-order point. Tapos, iba na rin siyempre yung pinaka-price natin. Ano, 490 na yung price ng lahat ng item natin. So far, yun na lang muna. At least, yung pinakagamit niya nandun eh. Kumbaga yung pinaka purpose niya, nagagawa niya na. Ngayon din yung interface ng ano ko, inventory ko. So, hope makatulong sa inyo. Sa ganun dumami. So, pwede mo namang konti na lang muna. Ayan. Lahat ng ini-input mo dito, napupuna dun sa cloud. Ayan. Yung image niya, yan. Nabubuo yan. Try natin buksan sa pinaka-cellphone talaga kung ano yung itsura nito. Okay. So, bubuksan ko na sa cellphone ko yung ano, yung ginawa nating application. So, pwede ba install yan? Okay. So, install natin. So, again, install natin inventory. Okay. Ito na. Application na siya. Dari marami na tayong ano. Pag ito. Items. Kaya din na. Sobrang habang yun. Pero pang i-improve ko ngayon na ito. Complication na ito. But at least, na-segregate na yung good sa kayong buy. So, kung nasa cellphone ka, hindi mo nang baguhin kahit wala. Ang hirap kasi pag nasa yung Excel, pag nasa computer lagi, kailangan na nasa computer ka. Kunyari, yung plate. Kung kumuha ka ng plate, edit mo na yung plate. Kumuha ka na yung dalawa. Kumuha ang dalawa, so dalawa na lang. Mag-save. Refresh mo lang. So, malamang mapupunta yan dun sa sabay natin. Tapos, mag-iba na yung value natin. From 490 kanina, naging 390. Punta ka dun. Wala sa good. Mandun sa sabay, sa pinakataas. Refresh mo lang. Ayun, ito yung supply. So, sabihin lang, ang ganda niyan, sabihin sa inyo, application mo, bumili ka na kasi nga purpose. Pasan niya nga rin yung cost. Lahat naman pwede yung challenges, pwede naman kasi nga, ang kagandahan nito, customized. Pwede mo i-customize. So, kung mag-add ka na ng item, punta ka dito, sabay, item. Kung ano na image sa ulit yan, kung ano ginawa kanina, tapos save lang. Para mapuno mo na itong nilagyan ko na ito. So, hanggang sa muli.